Hello mga KaWanders! Welcome us all back in my channel! Do you have a favorite grandmother's recipe? Well, my Lola has this perfect Suman recipe that I always missed and is perfectly matched with si Kwate. Oops! By the way, don't forget to subscribe! Magsisimula tayo sa paggawa ng ating unang gata. Sa 500 grams na grated coconut, maglagay lamang ng kalahating tasa ng tubig, squeeze the milk out, at salain ito. Sa pangalawang gata, gamit ang parehong ginayat na niyog, maglagay ng tubig, squeeze the milk out, at salain. By the way, may tips ako sa description box. Makakatulong ito upang mas maging maayos ang pagluluto natin ng suman. At ang lahat ng mga ingredients na ito ay nasa description box na rin. Magsisimula na tayo sa pagluluto ng ating suman. Una nating ilagay ang ating unang gata. Kailangan munang mailabas natin ang oil ng ating unang gata bago natin ilagay ang ating pangalawang gata. Pagkatapos nito, ilagay ang luya, asukal, at asin. Kapag kumulo na ito, ay ilagay na natin ang ating binabad na marikit na bigas. Haluin hanggang wala na itong gata at manageable na ito upang marulyo sa dahon. Kung mapapansin hilaw pa rin ang bigas, normal po iyon. Lulutuin pa naman natin yan mamaya. Ang pagluto naman sa black rice ay pareho lamang sa marikit na bigas. May konti lamang tayong adjustment sa ingredients at procedure na makikita sa description box. Ngayon ay magsisimula na tayong balutin ang dalawang mixture. Gamit ang 4x5x8 inches ng dahon ng saging, sundan lamang ito. By the way, hindi po pala pwede tayong gumamit ng fresh na dahon ng saging. Kailangan muna ito nating isalang sa mahinang apoy hanggat hindi siya masusunog po at magiging malambot na ito. Ayan, ito yung pinakamahirap na part sa paggawa ng suman, yung pagbalot kasi dalawa yung kulay natin na ginawa. So, ito yung pinakamahirap, kailangan ng pagpapasensya. Ayan po. So, it's my first time to cook suman na malagkit at dalawang kulay pa. Ayan po. Pagkatapos niyan ay ibalot natin ng mahigpit pero hindi naman nasira yung loob. Tapos, i-fold natin both ends. Ayan. Ulitin nga natin. So, yan po. Kapag makuha na po yung technique natin sa pag-combine ng dalawang kulay ay hindi na siya masyadong mahirap. Medyo madali-dali na po yung ating trabaho. We're done to the last one. Congratulations! Ayan. Pagkatapos ay itali natin yung dalawang suman by pair po para po hindi matanggal yung balot natin kapag niluluto na siya. Pagkatapos niyan ay ilagay natin ito sa kaldero at maglagay ng tubig na kapantay sa suman.
Ayan guys, at isa lang ito sa mahinang apoy ng 45 minutes to 1 hour. So, ayan na guys, ito na yung ating suman. Palakpakan naman dyan. Yung pagkaluto po ay tamang-tama at ang lasa ay napaka-nostalgic kasi damang-dama ko talaga yung lasa ng suman ng lola ko. I hope guys you like this video and this recipe. Remember, whatever you do, always do it for the glory of God. Thank you and don't forget to subscribe!